ang pagtubos ng mga bagay na inihandog sa Panginoon. Ikadalawamputpitong kabanata. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Kung ang isang tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata, ang taong iyon ay maaari pang matubos sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak, ang kanyang halaga ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Sa edad na 1 buwan hanggang 4 na taon, lalaki, 5 pirasong pilak, babae, 3 pirasong pilak. Sa edad na 5 hanggang 19 na taon, lalaki, 20 pirasong pilak, babae, 10 pirasong pilak. Sa edad na 20 hanggang 59 na taon, lalaki, 50 pirasong pilak, babae, 30 pirasong pilak. Sa edad na 60 taon pataas, lalaki, 15 pirasong pilak, babae, 10 pirasong pilak. Kung dukha ang nagpanata at hindi kayang magbayad ng nasabing halaga, dadalhin niya sa pari ang taong ipinanata niyang ihahandog sa Panginoon, at ang pari ang siyang magbibigay ng halaga, ayon sa makakayanan ng tao. Kung ang panatang handog ay hayop na maaaring ihandog sa Panginoon, ang hayop na iyon ay sa Panginoon na. Iyon ay hindi na niya maaaring palitan, kahit mas maganda pa ang kanyang ipapalit. Kapag pinalitan niya ito, ang hayop na kanyang ipinanata, pati ang ipinalit ay parehong sa Panginoon na. Kung ang kanyang panatang hayop ay tinuturing na marumi at hindi maaaring ihandog sa Panginoon, dadalhin niya iyon sa pari. Titingnan iyon ng pari kung mabuti ba ito o hindi, at bibigyan niya ito ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang hayop, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Kung bahay naman ang panatang handog sa Panginoon, titingnan muna ng pari ang nasabing bahay, kung mabuti ba ito o hindi, at sa kanya bibigyan ng halaga at hindi na maaaring baguhin pa. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bahay, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bahay, at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito, at saka ibabalik sa kanya ang bahay. Kung ang inihandog naman sa Panginoon ay bahagi ng lupaing minana sa kanyang mga magulang, ito'y bibigyan ng halaga ng pari, ayon sa dami ng binhing maaaring ihasik sa lupaing iyon. Sa bawat kalahating sako ng binhing maihahasik, ang halaga ng lupa ay 20 pirasong pilak. Kung ihahandog niya ang kanyang bukid pagkatapos ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ganoon pa rin ang halaga nito. Pero kung sa bandang huli na niya ihahandog, bibigyan ito ng halaga ng pari ng mas mababa, batay sa dami ng taon na natitira hanggang sa susunod na taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Kung babawiin ng may-ari ang kanyang bukid, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng bukid at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito, at saka ibabalik sa kanya ang bukid. Pero kung ipagbili niya ang bukid ng hindi pa niya natutubos, hindi na niya ito mababawi. At pagsapit ng taon ng pagpapalaya at pagsasauli, iyon ay sa Panginoon na at hindi na niya mababawi pa. Iyon ay magiging pag-aari na ng mga pari. Kung ang inihandog naman ay lupang binili, ito'y bibigyan ng halaga ng pari ayon sa dami ng natitirang taon bago dumating ang taon ng pagpapalaya at pagsasauli. Dapat itong tubusin ng taong iyon. At ang halagang itinubos ay sa Panginoon na. Sa taon ng pagpapalaya at pagsasauli, ang nasabing lupain ay isasauli sa may-ari na nagbenta ng lupain iyon. Ang lahat ng halaga ng mga ito na inihandog sa Panginoon ay kinakailangang ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang panganay na anak ng hayop ay sa Panginoon na, kaya ito'y hindi na maaaring ihandog sa kanya. Ito ay sa Panginoon, maging baka man ito o tupa. Pero kung ang hayop ay itinuturing na marumi, iyon ay maaaring tubusin ng may-ari. Babayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Pero kung iyon ay hindi tutubusin ng may-ari, ipagbibili iyon ng pari ayon sa itinakdang halaga,
Ang anumang bagay na lubusang itinalaga sa Panginoon ay hindi na maaaring ipagbili o tubusin, maging ito'y tao o hayop o lupaing minana, dahil iyon ay sa Panginoon na. Ang taong lubusang inihandog sa Panginoon ay hindi na maaaring tubusin. Dapat siyang patayin. Ang 10th bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang 10th bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang halaga at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng 10th bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na at hindi na maaaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita.